ipapaliwanag natin ano ang mangyayari sa arraignment. Ano nga ba ang ibig sabihin ng arraignment? Yun, I don't care to the definition of arraignment, no? Kasi alam natin na mahirap intindihin, napaka-generic. So, ito na lang yung scenario. Ito yung akusado ay, ang both party ay pinatatawag sa court. Akusado at ang kumplinan pinaghaharap, at andoon yung akusado ay tatanungin, ikaw ba ay Juan de la Cruz ay inaakusahan ng, halimbawa, pagnanakaw. So, yun ang charges. Hindi yung charge na bayad. Ha? Charge, ibig sabihin, kaso. Babasahan siya ng charge. Ngayon, normally, ang sagot dyan, dalawa. Mamimili ang akusado. Guilty or not guilty. So, dapat ang pagbasa ay ang pagtatanong, ang pagbasa ng charge ay naiintindihan ayon sa naiintindihan ng akusado. Kung Bisaya man niya, kung Cebuano, o kung anumang lingwahe, dapat alam niya, naiintindihan niya yung kanyang charge. Yun po ang arraignment. So, ano ang mangyayari kapag nag-not guilty siya? Ang ibig ba sabihin nito ay wala nang kasalanan siya? Hindi. Kapag nag-not guilty ang akusado at may complaint yan, patuloy siyang ihihiring hanggang matapos yung kaso na magkaroon ng final judgment o final order. Tandaan po natin, hindi po porque nag-not guilty ang akusado ay wala nang sala. Pwedeng mapawalang sala. So, depende yan sa pagresulta ng paghihiring. So, ano naman kung nag-guilty? Kulong na ba agad? Sus mio. Yan ang tanong, no? So, kapag nag-guilty, halimbawa, kung maliit lang naman na kasalanan yan at nag-guilty siya kasi gusto nyo nang matapos yung kaso, posibleng makulong, posibleng hindi. O, ano bakit? Halimbawa, kung ang kasalanan ay maliit lang, first time offender, magkakaroon na ng sentensya. Ang sentensya ay below 6 years, ay di pasok sa probation, o hindi makukulong. Pero kapag ang sentensya ay lagpas sa 6 years, o maaaring ikulong siya. Okay, di ba? So, yun po. At magkaroon na ng final sentence para matapos na yung kaso. O yan ang arraignment, yan ang buod, no? Sa mga iba pang katanungan para sa video ng arraignment, so mag-join kayo sa aking membership. Join membership. Membership is required para makapagtanong kayo at i-PM nyo ako. So, provide a screenshot para naman maniwala ako na ikaw ay member. So, maraming salamat. Thank you for watching. See you again my next video.